Meron nga daw na mga Lakers player na magbabalik at makakatulong nga sa pag-rest back ng Lakers sa kanilang mga next games. Pero bago natin yan pag-usapan, ito muna ang performance ni Darius Garland laban nga sa Minnesota Timberwolves. Nagtala nga siya ng malupit na 51 points, 6 assists at 2 steal. 51% sa field, 16 out of 31 at 66% sa 3-point percentage, 10 out of 15. Very efficient na 51.9 para nga dito kay DG. Kaso ang problema dyan, hindi nga yan nagresulta sa panalo. Talo sila 129 to 124. Wala nga dito si Donovan Mitchell sa labang ito, kaya naman talagang binuhat ni Darius Garland ang kanyang team. Kaso kinapos nga sila. Para naman sa kabilang team, etong si D'Angelo Russell ay back on his game. 30 points and 12 assists, 11 out of 13 sa field, 84%. 80% sa 3-pointer, 4 out of 5. Napakalupit na performance para nga kay D'Lo. Matapos nga ang kanyang pag-i-struggle ngayong umpisa ng season. At ngayon naman ay pag-uusapan nga natin itong balita kay Kevin Durant at sa team ng Philadelphia 76ers. Ayon sa latest report dito sa lagay ni KD sa kanyang team, the Philadelphia 76ers have their sights set on Kevin Durant. Yan nga mga idol ang balak na gawin netong Philadelphia 76ers ayon sa isang reporter. Dahil nga ngayon ay very disappointing ang kanilang season, 7 wins and 7 loss. Inaasahan pa naman sila na maging isa sa mga title contender this year. Kaso so far, sa first 14 games ay medyo underwhelming itong ang Sixers. At ngayon ay parang gusto nga nilang kumuha ng matinding rest back. Yan nga ay walang iba kung hindi si Kevin Durant. Pero I think mga idol, wala ngang asset ito ngang team ng Philadelphia 76ers sa pagkuha dito nga kay KD. Alam naman natin yung presyo ng team ng Brooklyn, di ba mga idol? Napakadaming first round pick nga daw at young player, yung medyo all-star caliber player nga daw. So let's see kung may patutunguhan ba itong Philadelphia 76ers at sa plano nga nilang pagkuha dito kay Kevin Durant. At ngayon na nga ay pag-usapan natin itong mga players na maaaring bumalik nga daw sa Lakers sa kanilang next game at makakatulong sa kanila sa mga susunod nilang laban. Yan ay walang iba kung hindi si Dennis Schroeder at pati na rin si Thomas Bryant. Ayon nga sa ilang mga Lakers reporter na magkakaroon nga daw ng re-evaluation itong dalawang player ngang ito sa darating na Friday. Titingnan nga daw kung makakalaro na itong dalawang player na si Schroeder at si Bryant sa Saturday game nga ng Los Angeles Lakers laban sa Pistons. At banggit nga rin neto ni Beverly sa kanyang interview na stay with it, stay with it. We got some heavy hitters coming back. Siguro yan ang pagpapatungkol niya kay Schroeder at kay Thomas Bryant. Alam nyo naman na siguro ang kayang dali neto ni Schroeder sa isang team. Nung sa Lakers nga nung first year niya ay talaga namang malaking tulong siya noon. Yung hindi nagagawa ni Kendrick Nunn sa Lakers ngayon ay kayang gawin at i-provide ni Dennis Schroeder. Samantalang si Thomas Bryant ay maaaring makapagbigay ng kaunting relief kay Anthony Davis sa center position. Magaling sa rebound, athletic at may shooting sa labas. So let's see kung ito bang sinasabi ng mga Lakers fans na rest back na babalik sa team ng Lakers ay makakatulong nga sa kanila na makasungkit ng panalo sa kanilang next few games.